Now let's talk about performance task number one, which is due on January 15, 2021, that is on Friday. The topic covered of this performance task is all about the graph of polynomial function. The title, My Birthday Polynomial Project. And the objective is for you to create, characterize, and graph a polynomial function that reflects you. Now you may be, or you may use the following materials. Graphing application, you have two choices. Maganda itong mga ito, Desmos or GeoGebra Graphing Calculator. Ito yung logo ng Desmos na pwede nyong i-download. So, ganito ang itsura ng GeoGebra Graphing Calculator. Now, mas gusto kong ginagamit yung GeoGebra Graphing Calculator kasi may extra features siya. Next, for those who are not capable in installing a graphing application, manual sketching is strongly suggested. By the way, your output will be done manually. So, ang application na ito ay optional lang. This is optional. Kasi gagamitin mo lang siya as guide para alam mo kung anong magiging itsura ng graph mo. Okay? You will also be needing a graphing paper, a ruler, and colored pencils kung gusto mong makulay ang iyong graph. Next, identify in order the digits of your month and year of your birthday. Say, for example, my birthday is December 6, 1991. And December is considered the 12th month of the year. So, ang digit ng December ay 12. Next, meron ding ang araw ng kapanganakan ko is 6 and then the year is 1991. Next, with that, yung digits ng birthday mo, pwede mo siyang ayusin, just make sure na dapat sunod-sunod in such a way na gagamit ka ng 6, 7, or 8 digits. Say for example, the digits of my birthday is 12061991. So pag binilang ko to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, this order contains 8 digits. Okay? Now next, dun sa 8 digits na yon, pwede rin ako makagawa ng 7 digits ko. Paano? Tanggalin mo yung 0 doon. 12-6-1991 is still read as December 6, 1991. Correct? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, meron na akong 7 digits na na-arrange in which naka-order pa rin yung birthday ko. Next, pwede rin ang pipiliin ko na lang yung month, yung araw at saka yung last two digits ng aking birth year. So, that is 12-0-6-91. 2-4-6. So, meron akong 6 na digits. Again, gagawa ka ng order ng digits ng birthday mo na meron dapat 6, 7, or 8 digits. Okay? Now, paano kapag 7 and 8 digits lang ang kaya ng birthday mo? Say, for example, ang birthday ko ay April 4, 1981, in which April is considered the 4th month of the calendar. Tama? So, ang digit na incorporated sa April is 04. E kaso, kung involved nito ay polynomial function, walang using 0, kaya 4 na lang. Okay? 4-0-4-1981. So, pag in-arrange mo yan, 4-0-4-1981, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7. So, meron ka ng 7 digits. Now, pwede mo ba siyang gawing 6 digits? Yes, possible. Tanggalin mo yung 0. So, 4, 4, 19, 1981. So, meron ka ng 6 digits. Okay? Possible ba ang 8 digits dito? Possible. 0, 4, 0, 4, 1981. Kaso, kung gagawa ka ng polynomial function, hindi mo rin kasi magagamit yung 0. Okay? So, lalabas ka rin sa 7 digits. So, siya rin ang magagawa mong polynomial function. Okay? Next, pwede kaya ang 5 digits ba dito? Hindi. Kasi sabi nga, pwede ka lang gumawa ng digits mo gamit ang 6, 7, and 8 digits only. So, hindi pwede yung 5 digits lang ang nagawa mo. Okay? Next, second mechanic, create a polynomial function using the digits of your birthday and make sure it is also in order. Say for example, my birthday is December 6, 1991. Yung 12-06-91, pwede ko siyang gawan ng polynomial function. Paano? Say 12-06-91.
Okay? Now, next. Etong 120691, akong bahala dyan kung paano ko gagawin yung polynomial function ko. Okay? Just make sure bilangin nyo yung exact exponent dapat kung ilan. Actually, nasa sa'yo na kung anong exponent ang ilalagay mo dyan. Yung sa akin kasi raised to 5. Paano naging raised to 5? 1 is considered the constant, so x sub 0. Or should I say x raised to 0? Constant na yan. And this is x raised to 1, this is x raised to 2, this is x raised to 3, this is x raised to 4, and this is x raised to 5. Eh kaso gusto ko yung 12 magkasama, yung 1 and 2 magkasama. Okay? So, napili ko yung 12 at saka x raised to 5 na pair. Okay? Again, kung mas gusto nyo, say x raised to 5 plus 2x raised to 4 minus 6x raised to 3 plus 9x squared na minus 1, nasa sa'yo yon. Kasi nga, ikaw gagawa ng sarili mong polynomial function. Again, example lang naman ng mga nandito. Okay? So, yung 120691 ko, ang pinili kong function niya, f of x is equal to 12x raised to 5 plus 6x cubed minus 9x squared plus 1. Now, observe, wala akong x raised to 4. Tama? Wala akong degree x raised to 4. Bakit? Kasi may 0 doon. Kasi ang 0 automatically i-eliminate mo yan. Kasi hindi mo rin siya magagamit. What's the use of 0x raised to 4 in graphing? Tama? So, wala. So, tatanggalin mo siya. Pag kinabit mo siya dito, blanco din siya. Okay? Now, the digits 12, 6, 19, 91. Tapos, ang ginawa kong function doon, f of x is equal to 12x raised to 6 minus 6x raised to 5 minus x raised to 4 plus 9x cubed plus 9x squared plus 1. Okay? So, yun yung function na nagawa ko doon sa digits na yon. Again, kung gusto nyong palit-palitan yan dahil mas strict yung iba, pwede rin yon. Okay? Say, 12061991 can also be rewritten as 12x raised to 7 plus 6x raised to 5 minus x raised to 4 plus 9x cubed minus 9x squared plus 1 and so on. So, ganun din dun sa April 4, 1981. Yung digits na 441981, pwede mo siyang gawin as f of x is equal to 4x raised to 5 plus 4x raised to 4 minus x cubed plus 9x squared plus 8x minus 1. So, nasa sa'yo yan, okay? Basta yung nagawa mong digits na naka-order, in order siya, gagawin mo siya ng equivalent polynomial function niya, okay? Now, next. Halimbawa, yung birth year mo ay 2000. Ano? Kung 2000 ang birth year mo, wala din gamit yung 00 dito sa dulo at saka yung mga yan. Tama? Eh, 0 yun. Di mo rin magagamit. So, anong gagawin mo? Imbis na 0 ang gagamitin mo, palitan mo yung constant term mo dun sa favorite number mo. Okay? So, halimbawa, ang birthday ko, November 12, 2000. Kunwari, ang birthday ko, November 12, 2000. So, ang digit na incorporated sa November ay 11 because 11 is the 11th month of the calendar. So, 11, 12, and then yung 2000 doon, since 2000 yan, palitan mo daw yan ng favorite number mo. Okay? So, pwedeng ang favorite number ko ay, kunwari, ay 7. So, papalitan ko siya ng 07. Okay? Nasa sa'yo yan. So, ang favorite number ko ay 27. Di palitan mo 27. Okay? Basta kapag 2000 ang birth year mo, palitan mo yung 0 doon ng favorite number mo. Okay? Next, letter D. Creating 2 to 3 polynomial function using your birthday sa mass. So, gaya ng table na ito, gagayahin nyo lang, papalitan nyo lang ito ng birthday nyo. Say, kunwari, November 12, 1991. Yan yung birthday mo. Ito, ang combination mo, 11, 12, 1991, ikaw ang bahala dyan. Say, 11, 12, 91, ikaw ring bahala dyan. Okay? And then after that, gagawan mo siya ng polynomial function. Again, ang magagawa mo dapat ay 2 to 3 polynomial functions gamit ang iyong birthday. Next, among your 2 to 3 created polynomial functions, choose one. Mamili ka lang ng isa. So, dun sa given example ko, may tatlo. 1,
2, 3. Tapos, pinili ko yung number 1. I chose number 1. So, pinili kong function f of x is equal to 12x raised to 5 plus 6x cubed minus 9x squared, x squared plus 1. So, yun na napili ko. Next, with your chosen polynomial function, letter A, experiment with the shape of your birthday polynomial by changing the signs. If you want to change this, say, halimbawa, meron kang 12x raised to 5 plus 6x cubed minus 9x squared plus 1. Gusto mo siyang gawing negative 12x raised to 5 minus 6x cubed minus 9x squared minus 1. Nasa sa'yo yun. Say, 12x raised to 5 plus 6x cubed minus 9x squared minus 1. Pwede rin yun. Bumalik tayo. Okay. Pwede rin negative 12x raised to 5 minus 6x cubed plus 9x squared plus 1. Nasa sa'yo yun. Okay. You may change the sign of various terms using graphing or you may, okay, ayun daw. You may change the sign as long as you want. Now, para mas madali, mas maganda kung gumamit ka doon ng graphing application. If not, again, you can do that manually. So, for that, see posted video tutorial on how to manipulate your graphing application in our group chat via Messenger. Ayun, sinend ko na. Next, if you are not capable in installing any graphing application, you may experiment manually. And the video tutorial on how to graph a polynomial function manually is nasend na din sa ating group chat. Okay? Next, try to create a polynomial function with an interesting shape and some turning points. Remember, you have to be creative because you are trying to express yourself in this graph. Okay? Next, number, this is the example of the sketch. Okay? Yung sa akin, sketch natin ulit. Ito yung given graph natin. Yung function na napili ko ay 12. Type mo lang sa yung app. 12 x raised to 5. Ano pa yung isa? X raised to 5 plus 6x. Plus 6x. Let me see it again. Nasaan na siya? Ito. 12x raised to 5 plus 6x cubed minus 9x squared plus 1. So, yun yung napili kong function. Pwede ko siyang i-graph gamit ang graphing calculator ko. Say, 12x raised to 5 plus, mali yung pwesto ng aking input, plus 6x cubed minus 9x squared plus 1. So, ito yon. Next. Automatically, gusto kong palitan. Gusto kong palitan yung color para kitang-kita. Automatically, itong graphing application, i-graph na niya yung iyong polynomial function. So, ito yung itsura nung graph nung sa akin. Andali. Hindi yata nakopya yung iba. Na-delete ko zero. Siguro. Ulitin natin. Plus 6x cubed plus 9x squared plus 1. Okay. So, ito yung itsura ng graph nung sa akin. Ito siya. Okay. Ito yung nakalagay sa inyong copy. So, ganyan yung graph nung polynomial function ko. What if gusto kong palitan? Ito, copy mo lang. Highlight mo, tas copy. Tas copy natin. I-hide muna natin yun para makita natin. Say, gusto mong palitan ng sign. Say, 12x raised to 5. Gusto ko 12x raised to 5. 12x raised to 5. Tapos, imbis na plus 6x cubed, gusto ko minus 6x cubed.
Tapos, plus 9x squared. Minus 1. Ayan. So, from here, ayan. So, from here, dahil pinalitan ko yung sign ng function ko, naging ganito na siya. Okay? So, ganun din yung nakalagay doon. Next. Using a graphing paper, sketch the graph of your birthday polynomial function. Remember, you have to sketch it manually using graphing, using ruler and colored pencils, and you may graph it using graphing paper. Graphing paper. Okay, graphing paper po ang gagamitin dyan. Again, pwede kang gumamit ng graphing application kung gusto mo para mas madali yung, para diretso kopya na kung anong itsura ng graph nung birthday mo. Okay? Next, and with that, after graphing, analyze your polynomial function by finding these characteristics. So, after mo mag-graph, analyze mo yung function, tapos ibibigay mo yung following characteristics. Number one, letter A. You have to find the intercepts, both X and Y. The behavior of the graph relative to X-axis, yung pinag-aralan natin kanina, kung above, on, or below. Tapos, end behavior of the graph. If your graph is either rising to the left or falling to the right or rising to both sides and so on. So, yun ang end behavior kanina. And you have to determine the number of turning points. Okay? Yung number of turning points, na-discuss na din kanina. Next. And number 7, reflection. Sabi niya, relate your life using the graph by making a paragraph with no less than 5 sentences. So, kung ako yun, halimbawa, say if I will write down a paragraph to relate my graph to my life. Say for example, pwede mong sabihin, say this is my life when everything is positive. Okay? This is now my life when I added negativity. So pwede mo ring sabihin, this is my character when all the people beside me are all nice. Diba? Ang nice, positive. O, ganon. Pwede rin muna sabihin, this is my character when I meet negative people or bad people. Ayan, natignan mo. From kalmado to high blood. Mga ganon. So, pwede yun. Ano? Pwedeng gawing relation yon. Going relation or ganun gawin para ma-relate mo yung graph mo sa totoong buhay. Okay? Let's continue. Next, you will be graded according to the following evaluation rubric. The first criteria is the accuracy of the polynomial. Excellent ka kapag your polynomial is completely accurate. Tama lahat. Walang mali. When it comes to mathematical conditions. Next, fair lang siya, that is 3 points, if your polynomial is a bit accurate. Meron siyang mali. Okay? Your score will be 1 if your polynomial is completely inaccurate. Ibig sabihin, mali-mali yung ginawa mong polynomial function. So, ibig sabihin, 1 lang ang score mo. Okay? Next, second criteria, completeness and preciseness of the analysis. Pag sinabi mo na analysis, ito yon. Yung dito. Okay? Itong part nito sa number 6. So, if your analysis is complete and precise, 5 is your score. If your analysis is a bit incomplete and precise, 3 is your score. If the analysis is incomplete and not precise, 1 is your score. Okay? And the last criteria is neatness and creativity of the sketch. Neatness. Ito yung sa number 5. Sabi niya sketch. Sabi niya, di ba? So, yung third criteria is for number 5. Dapat ang gawa nyo ay malinis at creative. If the sketch is neat and creative, automatically the high score is 5. If it is a bit untidy and uncreative,
3 points. And the sketch is untidy and uncreative. Pangit na nga, marumi pa. Automatic 1 ang point nyo. Okay? Now remember, kapag, sabi niya, dito na tayo sa notes, ilang points lahat yan? So, 5, 10, 5, 5, 5. So, this activity is 15, consists of 15 items. Ito lang yun doon sa mismong criteria natin. Okay? Next, follow the deadline. Sabi na, ang deadline po natin ay sa Friday, January 15, 2021. Sabi niya, you may pass a printed or written output in a short band paper with a short white folder. Ulitin ko, pwede kang mag-pass ng computer-generated tapos print mo lang. Pwede mong ipass yun. Or pwedeng sulat kamay. Okay? Pag sulat kamay siya, make sure yung sulat kamay mo ay malinis at nababasa ng walang bura. Okay? Same with your graph. Yung graph mo dito, the graph here must have no erasures. Wala dapat bura-bura yung graph na ginawa mo. Okay? Negative points will be deducted. Actually, sa rubric, sabi niya, kapag untidy at saka uncreative, marumi at saka hindi kagandahan yung ginawa nyo, hindi maganda sa mata, ibig sabihin, mababa lang ang score nyo. Okay? Next, the graph should be sketched in a graphing paper. Nasa graphing paper dapat yung sketch nyo ng graph. For the front page, write down the following. So, ang front page nyo, bali ganito yung front page nyo. Say, title natin, my birthday. Siyempre, may headings dito. Yung headings natin, Republic of the Philippines, Department of Education, blah, 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 logo ni DepEd, logo ni Padapada. Yung tinuro ko nung first quarter. Say, my birthday, polynomial project. Okay? Next, my birthday polynomial project. Tapos, meron siyang submitted by yung pangalan mo, tas sa baba, section mo. Kunwari, 10 matatag. Tapos ito, meron pa palang performance task number 1. Okay? Next, ito, ang alignment niya ay center. Aligned center siya. Submitted by pangalan mo, complete name, tapos, submitted to, pangalan ko, ayan, so ganyan siya. Now, ito, ang alignment naman niya ay left. Aligned left naman yan. So, ganyan yung inyong front page. Pag hindi kaya yung headings, kasi sulat kamay ka lang, go na, pwede na yon. Basta make sure, meron siyang title na My Birthday Polynomial Project, Performances Number 1, na nasa gitna nung alignment ng papel. And then, submitted by your complete name, sa baba, your section, and submitted to yung pangalan ng teacher nyo. Kung hawak kayo ni Ma'am Marian, sulat nyo, Marian, V. Millanes, math teacher. Kung ako naman may hawak sa inyo, Joy G. Escoto, math teacher. Okay? Next, feel free to ask questions. Chat me personally or you may also contact me with the number 09300038975. And as much as possible, time observance is very much appreciated. Ano? Wag naman yung tatawag ka sa akin ng gabing-gabi na. No? Next, always check and watch the posted video tutorials that I made in our group chat. So, yun lang. That's how you accomplish your performance task number 1. If you have questions again, contact me, chat me, or gusto mo, watch the posted video tutorials na lang.